Dahil hindi sapat ang mga araw para maaral natin lahat ng dapat pag-aralan para sa ikatlong markahan, heto ang ilang mga topics na kailangan pa nating aralin upang maging handa sa ikatlong markahang pagsusulit. Ito ang inyong Sir Floro, handa na ba ang lahat? Una, ayon kina Villegas at Abola, mayroong tatlong paraan ng pagsukat ng gross nation income. Sa anong pamamaraan kabilang ang net factor income from abroad? Sagot: paraan batay sa paggasta at pinagmulang industriya. Susunod. Handa. NBA. Ano ang tawag sa pagbaba ng halaga ng yamang pisikal, bunga ng pagkaluma o bunga ng tuloy-tuloy na paggamit paglipas ng panahon? Sagot. Depresasyon. Sa librong Economics Principles, Problems, and Policies ni na Campbell R. McConnell at Stanley Brew, ang mga sumusunod ang nagpapakita ng kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. Una, ang sistema ng pagsukat ng pambansang kita ay nakapagbibigay ng ideya tungkol sa antas ng produksyon ng ekonomiya. Pangalawa, sa paghahambing ng pambansang kita sa loob ng ilang taon, masusubaybayan natin ang direksyong tinatahak ng ating ekonomiya. Pangatlo, ang mga nakalap na impormasyon mula sa pambansang kita ang magsisilbing gabay sa pagpaplano ng ekonomiya. Noong taong 1920, anong pangyayari ang naganap sa Germany kung saan ang presyo ay patuloy na tumataas bawat oras, araw at linggo? Sagot: hyperinflation. Susunod. Kaya pa ba? Kaya ninyo. Ang price index ay ang karaniwang antas ng pagbabago ng presyo ng mga produkto. Anong uri ng price index ang ginagamit upang malaman ang pagbabago sa presyo ng piling produkto at serbisyo na kinukonsumo ng karaniwang sambahayan sa isang takdang panahon? Sagot. Consumer Price Index. Celebrity Edition naman tayo. Ang patakarang piskal ay tumutukoy sa pagbubuwis at paggasta ng pamahalan na siyang nakaapekto sa galaw ng ekonomiya. Sino ang nagsaad na? Ang pamahalaan ay may malaking papel na ginagampanan upang mapanatili ang kaayusan ng ekonomiya. Sagot: John Maynard Keynes. Naging mahina ang ekonomiya ng bansang Pilipinas dahil mababa ang kabuuang demand at marami ang walang trabaho. Anong patakarang piskal ang ipapatupad ng ating pamahalaan sa ganitong sitwasyon? Sagot: expansionary fiscal policy. Each paano naman kung ang ekonomiya ng bansang Pilipinas ay nakakaranas ng mataas na kabuuang demand na sobra sa kung ano ang nararapat, anong patakaran ang ipapatupad ng pamahalaan kung saan maaaring babaan nito ang paggasta o taasan ang buwis o kombinasyon nito? Sagot: contractionary fiscal policy. Celebrity ulit. Tanong: si Hidilyn Diaz ay kinilala bilang isa sa pinakamagaling na atleta ng bansa. Ano ang tawag sa batayan ng babayarang buwis na ito ni Hidilyn mula sa kanyang mga kinita, ari-arian, profesyon at katungkulan? Sagot: income tax. Tanong: ang pambansang budget ay ang kabuuang planong maaaring pagkagastusan ng pamahalaan sa loob ng isang taon. Anong ahensya ng pamahalaan ang nagpapalabas ng budget call para sa iba pang ahensya ng pamahalaan? Sagot: Department of Budget and Management. Kapapa. Kaya ninyo, makinig ng mabuti. Upang lubos na maipagkaloob ng pamahalaan ang mga programa at proyektong makakatulong sa lahat, kinakailangang maayos na maipamahagi ang perang gagastusin sa mahahalagang aspekto ng pamamahala. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa siling o pinakamataas na gastusin na nararapat upang matugunan ang mga pananagutan o obligasyon ng pamamahala sa loob ng isang taon? Sagot: expenditure program. May tatlong instrumentong ginagamit ang Bangko Sentral para sa pagpapatupad ng patakarang pananalapi. Alin dito ang tumutukoy sa interest rate na ipinapataw ng Bangko Sentral sa mga bangkong nais mangutang upang palakihin ang kanilang reserves? Sagot: reserve requirement. Susunod. Bilang isang mamamayang Pilipino, gampanin natin ang pagbabayad ng buwis sa ating pamahalaan. Ano kaya ang maaaring ikaso sa mga taong di nagbabayad ng tamang buwis?
Kagaya NI, huwag na nating pangalanan. Sagot. Tax evasion. Susunod. Mahalaga ITO. Ang pag-iimpok ay isang mahalagang indikasyon ng malusog na ekonomiya. Anong ahensya ng pamahalaan ang naglalayong mapataas ang pag-iimpok sa Pilipinas? Sagot. Bangko Sentral ng Pilipinas. Malapit nang matapos. Kapit lang. UGH. Anong batas ang nagtatakda na ang lahat ng pribadong kawani, kahit siya ay nag-iisang manggagawa ay kailangang irehistro, kartasan, at ipagbayad ng buwanang kontribusyon ng kanyang amo sa SSS? Sagot. RA 8282. Panghuli. Sa wakas. Ansaya nila. Tanong. Ano ang nilalaman ng RA 3844 na sinusugan ng RA 7907? Sagot. Layunin ng Land Bank of the Philippines na magkaloob ng pondo sa mga programang pansakahan. Tapos. Makakahinga na kayo. Nasagutan niyo ba lahat ng katanungan sa inyong activity? Very good. You can use this as well for your review for your upcoming test. Good luck and God bless.